Bakit? Anong nangyari? Anong gagawin natin? Si Ann, inaapoy ng lagnat! Saan naman kasi ito nagala-gala? Inay! Bumili ka po ng gamot! Baka mawalan ako ng kapatid na chismosa! Saan tayo kukuha ng pera? Wala akong pera! Mangutang ka po muna kay Aling Budang! Hala, pupunta na ako kay Maring Budang. Baka ako'y makahirap. Bantayan mo yung kapatid mo, ha? Opo! Gising na ang Ann. Wala na si Inay. Tama na ang drama. Sarap ng higa ko eh. Oo, makikipagtagbo ka na kay Joshua. Tara. Baka tayo mauli ni Inay. Bilis mo. Baka tayo masabak noon. Baka tayo mabugbog pa. Tao po. Mare. Oh! Ba't ka na pa rito, Mare? Pinuntahan kita doon sa inyong bahay, Mare, pati kay Wala. Ako'y nagtambay lang dito sa aking bodega. Alam mo naman, at papahangin daan. Doon ay mabanas. Abay, Mare, ba't kayo na? Ganda. Anong sekreto mo sa iyong kotis? Huwag ako, Mare. Ay, talaga ba? Ay, oo, Mare, pagkaganda naman talaga ng pagmumukha mo. Sino ba gam kamukha, Mare? Si Katriona baga? Ayoko, Mare, si Katriona gay. Nadimunyo ka, Mare. Ano ba gang pinunta mo dito? Ako lamang yata'y inuuto mo eh. Ay, Mare, didirat siya, hindi nakita. Ay, nilalagrat niyong aking bunsong anak. Pwede ba ko'y makahiram ng pera kahit kaunti, pabilaan ng gam. Ay, Mare, di bagat may utang ka pa sa akin 1,000 nung minsan. Nagsumba pa nga tayo noon eh. Ay, kailan mo nga pala yung babayaran, Mare? Ano, Mare? Wala nang bayaran. Hindi, ako si Bumbaya para hulug-hulugan nyo ng 5-5. Ay, dali na, Mare. Nakapoy nga sa lagnat yung aking bunsong anak. Kahit kaunti lang natulong, tatagapin ko yung malaking-malaki. Dali na, Mare. Pambila ako ng gamot. Mare, may 20 pesos ako dito. Pwede na bagay yun. Alam ko yun yung makakabili na ng 2 perasong bayo, Jessie. Ay, oo, Mare. Pwede na yun. Ay, hala. Ayun, Mare, oh. Oh, 20 pesos. Lapit! Ay, salamat, Mare. Ay, Mare, maangot-angot. Anong maangot-angot, Mare? Gusto mo bawiin ko yun para walang pambiling gamot yung anak mo? Hindi naman, Mare. Hindi ko naman mabiro. Hala siya, alis na ako, Mare. Bibili ako ng gamot ang anak. Tama, hindi ako binibigyan ng inay ng pera. Makakabili na ako! Ba, ito na ang aking pambili ng gamot. Kapag nga naman minamalas ka, nakas na yun. Mare! Mare! Nawala yung inutang ko sa yung pera. Pwede ba ulit ako makahiram? Ano na naman, Mare? Manghihiram ka na naman. Kasalanan mo na yan. Kawas at bura na ka kung saan mo nilalagay ang pera mo. Ay, Mare, wala na nga akong pera. Ay, yung pambili ko pang ambigas ay pinautang ko na sa iyo. Di ba ga? Ay, Mare, nilalaglat nga si Ani ako yung walang pambiling gamot. Wala naman ako mautang. Ikaw lang naman dito ang kumare ko. Ay, Mare, kahit ako'y pasukahin mo ng pera, wala na akong ilalabas. Oh, Aling Lena, bakit kayo nandito? Ayan, anak, umutang na yan kanina si Nena. Tapos ngayon, uutang uli at nawala daw ang kanyang inutang sa akin. Ay, wala na naman akong ipapautang diyan. Diba ka? Wala na akong pera. May sakit daw ko no ang kanyang anak. Ay, Aling Nena, sino po ba sa inyong anak ang may sakit? Si An-An, inaapoy ng lagnat. Baka naman kaya nilalagnat kasi daming An-An. Wala yun An-An, eh basta bigla na lang siyang nilagnat. Ang sabihin mo, lamugin niyang anak mo, pinababayaan mo, puro kasi ikaw paganda. Di naman gumaganda. Ano, Mare, gusto mo palabasin ikaw ang maganda?
Ay oo, Mare! Maraming naghabol sa akin mga foreigner, kaya manang mana sa akin yung anak ko, di ba maganda? May lahi. Ay oo, Mare, ikaw na ang maganda. Ikaw na ang pinakamaganda sa buong mundo. Mare, yung hinihiram ko. Bakit ba ikaw lagi yung nagkakamot sa ulo? Ikaw bagay may kato sa ulo? Ayoko nga, inay! Manang mana dyan yung anak niya si An-An! Lagi din kinakati! Mare, hindi kato ang nasa ulo ko. Hindi naman pati ako aso, tao ako. Garapata lang, Mare. Hindi rin naman, Mare. Mare, pautakin mo na kasi ako. Okay, Nay! Pahiram mo kay Aling Nena! Oh. Baka kung mapaano pa yung saan galing ito, anak? Ipong ko, ina, ipong ko. Oh, Nena, butis mabait itong anak ko. Ayan na, may tubo yan ha. Balik 60 yan, kasi 40 ang tubo. No problem, Mare. Sige, Mare, alis na ako. Uy, anak. Saan galing yung pera mo? Di ba't hindi naman kita binibigyan ng pera? Aba, inay! Anong akala mo sa akin? Hindi nag-iipon? Abay, baka naman ikin ang umupit sa akin. Aba, inay! Anong kukupitin ko sa inyo? Eh, wala nga kayong pera. Abay, huwag kang maingay. Ang sabi ko lang kay Nena, wala talaga akong pera. Pero meron ako dyan pera, 5,000. Eh, alam mo naman yun, malaking hiramin ng pag nakatin. Tinigbag ang nakatunog ng malaki ang aking pera. Nay, baka naman pwede. Kuya, huwag tayo makikipaglaro ka yan. Ano, baka na naman tayo pagalitan ni inay. Oo nga, tingnan mo yung ginawa sa atin dati. Kaya pag nakita natin si An-An, huwag tayo makikipaglaro kahit sa kanyang kapatid. Oo, hindi na rin ako makikipaglaro doon. Ay, An-An, nangayon si Joshua. Ay, kaso nga lang, nandyan yung impakta niyang kapatid. Masira naman. Ay, hala, pumunta ka na dun. Aboy, Ate Maymay, ako'y nahihiya. Eh, bakit ka naman mahihiya? Oh, An-An, anong ginagawa mo dito? Kami hindi na makikipaglaro sa iyo. Oo, at di namin makalimutan ang ginawa mo sa amin. Ang sabi mo noon, maglalaro lang tayo ng tindatindahan. Bakit dinala mo ang bag ni inay? Hindi na ako ganun. Good girl na ako. Kahit tanong nyo pa sa ate ko. Di ba, ate? Ay, oo. Good girl na tong kapatid ko. Kaya DNA test pa nga namin eh. Ano yun? An-an? Ang DNA test ay para malaman kung kadugo mo ang isang tao. Ay, oo nga, kuya. Parang may saltik na ito sa ulo. Abay, bakit nyo kami sisisihin? Kita nyong kinderla ang natapos namin eh. An-an, at wala nang pampaaral ang inay namin. Oo nga. Kaya pala ganyan ka mag-isip, an-an. Parang dito naman kinder ang natapos na inyong nanay. Ay oo nga, at nakita ko dun sa poste. Ang mga nakagraduate ng kinder ay nandun ang inyong inay. Abay, oo. Abay, napakaganda pa ng pangalan. Kahit kinder ang natapos ng inay namin, may kaya naman kami. Ay kayo, yung inay nyo, palaging nangungutang sa amin. Tapos inuutupan ni Aling Nena ang inay namin. Abay, ako'y taka. Nagpapauto ang inyong nanay. Parang mga anak ko yun ah. An-an si inay? Lugo tayo. Ay, na. Oh, anong ginagawa niyo dito? Inay! Si An-An! Inaapoy na talaga ng lagnat! Kaya dinala ko na! Baka tumara kasi ang mata! Eh, bakit may dala pa kayong bag? Dinala ko na po! Lalagyan ang inyong inutang na pera! Tara na, bibili na tayo ng kamot! Siya nga, pala nasan yung dalawa mong kapatid at wala! Ay, inay, hindi ko alam! Baka naglalaro lang dyan! Abay, hindi ko yon pinayagang maglaro sa labas. Ikaw binagbabantay ko doon, ah. Ikaw ang ate at di mo pinaaliks yung mga yun. Ay, inay, hindi mo naman mapipigilan yung dalawang yun, eh. Yan yung lilikot. Pag nalaman-laman ko lang nakalaro nun ang mga anak ni Maring Nena, tutumpiyanin ko yung dalawang yun. Ay, inay, paano naman makakalaro ng mga yun ang anak ni Aling Nena? Di ba gan nilalagnat si An-An, kaya nangungutang si Aling Nena. Ano? Nilalagnat si An-An? Hindi na yung nilalagnat si An-An. Eh, kinakausap nga namin kanina. At yun,
balak pang makipaglaro sa amin. Anong ibig niyong sabihin? Pumunta dito kanina si Nena at nilalagdat daw si Anan. Humiram sa akin ng pambiling gamot. Ay, inay! Alam ko na, naisahan ka na naman ni Aling Nena! Lintik yung babae niyan. Sa mukha pa lang, mukhang budol-budol gang na. Kung ako sa'yo, inay, puntahan mo na sa kanila! Naisahan ka na naman! Talaga, tara! Tamahan niyo ko. Tutugulin ko yung babae niyan. Hoy, Nena! Napakasinungaling mo! Mukha mo palang budol-budol na! Anong sinabi mong nilalagnat yung anak mo? Anan, umamin ka na, hindi ka talaga nilalagnat. Oo nga, Anan, umamin ka na. Baka yan ay pakana ng inyong pamilya. Ano to, Anan? Akala ko baga nilalagnat ka? Nanghirap pa ako kay Marimbudang? Pambili ng gamot mo? Abay, inay! Sino baga may sabi sa'yo na ako nilalagnat ay ako lang ang natutulog? Abay, nanay! Si Maymay ata ang nagsabi sa iyo na ako nilalagnat. Maymay, napakabulaan mo! Abay! Sinungaling ka, Anan! Pagkatapos kita yung tulungan kay Bish mo na makipagtagpo! Pero hindi tinadhana! Talagang hindi ko yung itatadhana dahil hindi ako papayag! Hoy, ikaw, Nena! Napakasinungaling mo talaga! Nanggigigil ako sa inyo! Wala akong alam! Hindi ko alam! Huwag na po kayo magdrama! Dami niyong arte! Hindi ako nagdadrama! Nagsasabi ako ng totoo! Paano naman kita paniniwalaan, Nena? Ay mandurugas ka! Talagang nanggigigil ako sa inyo! Inay! Yung napulot kong pera! Kunin mo sa kanya! Hindi naman pala, wala naman pala sakit yan! Siguro, ikaw yung nakakuha na wawala akong pera sa daan, ano? Pera mo? O pera ng inay ko na inutang mo sa kanya? Ibig sabihin, Marimbudang, hindi doble ang utang ko sa inyo. Total, napulot lang naman to ng anak mo. Ano kayo, bumbaya? Hoy! Hindi bumbaya ang inay ko! Huwag yung pagsasulitaan ng ganyan ng inay ko! Ikaw, Anan, sumusubra na ang pamilya mo! Joshua! Hindi ako papahiray na makatuluyan mo si Joshua. Kakainin lang ang mga pagkain natin sa bahay. Kahit anong mangyari, hindi ako papayag magkatuluyan ang anak ko at anak mo. Dahil baka mahawa siya ng ang anak mo! Hindi rin kami papayag kasi baka masira ang papag ng aming bahay. At baka mawalan po kami ng higaan sa kalakihan ng anak nyo. Ibalik nyo ang pera namin para sa pamilyang Budang! Sugod! Oh, wag ka na. Wag na kayong lalapit. Ito yung pera nyo. Oh. Akin na yan? Ha? Akin na yan? Aling Budang, alam ko na po kung ba't kayo tinawag na Budang. Kasi po, Budang Bundat, Bea Bundat, Kate Bundat, at Joshua Bundat. Yo! Ang kapal naman ang mukha ninyo. Parang kayo. Ikaw, Nena. Nena, yo! Ikaw naman, an-an-an-an-ya! O, diba? O, ikaw naman, Maymay! Maymay-ya! Ano, kamag-anak nyo si Maymay-ya? Hindi nyo magiging kamag-anak yun! Ang papangit nyo! Pamilya Bundat! Da-d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 a
Inay! Abay tayo, Inay, umalis na at baka tayo mapaaway pa din eh. Oo nga, baka tayo madagang palapot ni Joshua ngayaan. Dahil na, Nanay! Hindi na kayo makakapunta sa aming bahay at sa susunod, ipapatulpo ko na kayo! Pamilya Dugas, dararat, dat, dararat, dat, malikot ang kamay! Pamilyang Bundat, dararat, dat, dararat!